Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Isang mapagpalang Pasko po sa inyong lahat. Ngayon ay kapaganakan ng ating tagapagligtas poong Jesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manikisa sa atin sa witan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon sa mga nakuspusting na mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, kahit sa ay namamalas ang tagumpay ng nagliligtas sa araw nito, ipinagkaloob sa atin ng Ama ang kanyang pinakadakilang regalo, si Jesus, ang Diyos sa piling natin, ang ating tagapagligtas. Niyakap ni Jesus ang ating pagkatao nang tayo'y may hatid niya sa piling ng Ama sa langit. Sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, pagtanggap ng komunyon at sa kipagkapwa-tao, naway matagpuan din natin ang sanggol na manunubos. Upang tayo maging urapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ay kapayapaan sa lupa'y kapayapaan sa mga taong nanulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng salibutan. Maawa ka, Maawa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kalangloob kami iyong nilikha at sa iyong pagtatangkilik kami iyong ipinadakila. Sa pagkakatawang tao ng anak mo, kami iyong itinuring na hindi iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong maipagkapupuri mo sa pangitan niya. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Agsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng puon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos. Tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya ay taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay.
Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saan namamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig iyong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saan namamalas, tagumpay na nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan. Siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya ay higit na dihamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang suguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia.
Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa simula pa'y naruna ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkaloban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang ayon sa kalikasan ni sa pita ng laman o sa kagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magpagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Pakibati sa mga katabi niyo. Merry Christmas! Merry Christmas po sa lahat. Ngayon po ang kapanganakan ng ating Pong Jesus Nazareno. Kaya po tayo ay magkaroon ng pagbati ng isang maligaya na Christmas. Ang Christmas ay nakumpuni ng dalawang salita. Kristo, Missi. Ibig sabihin, Misa para kay Kristo. At ang ating pong pinagnilay-nilayan ngayon ay tungkol sa napakaganda na bahagi ng ating ebanghelyo. At yan lang ang kukunin ko, ang ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 14. At ganito po ang pagkasabi. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Maganda po ito pagkasulat sa orihinal na Koinoko na Grigo. Logos sarx igenito kai skenisen in human. Maganda rin ang pagkasalin ni San Jeronimo at sinasabi niya na ex verbum caro factum is, it habitabit in nobis. Sa atin pong salita. At yung pong napakinggan natin na naging tao ang salita at siya'y naranahan sa atin.
Pero hindi po dapat logos ang gagamitin. Dahil kung tingnan po natin ang buong pagkaulat ng unang bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan ay sa paningin ng isang Hebreo na paningin. Sa Hebreo na paningin, dapat nating tingnan na tatlo po ang salita tungkol sa salitang na tinatawag nating salita. Tatlo po. Mayroon pong ang isa ay Dabar o Dibor o kaya Maamar at ang isa ay Mimbra. Sa atin pong panayam, kailangan itong Logos, kasi ang versikulo 14, kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Juan, Logos, ang tungkol sa ating Panginoong Nazareno, ay dapat siyang maging Mimbra. Bakit po Mimbra? Ang salitang Mimbra na ayon pa sa mga pag-aaral rabinika, ay ito yung tunay at bagay para sa salita na nagkatawang tao. Sapagkat una sa lahat, ang Mimbra ay salita ng Diyos na atin pong makikita sa aklat ng Genesis, kapitulo 15, versikulo 1, sa panahon ng paglikha. At sa unang aklat ni Samuel, kapitulo 8, versikulo 21, na kung saan itong Mimbra, siya ay ang salita ng Diyos. Kaya tingnan po natin ang Logos, sapagkat pag tingnan po natin ang Logos o salita, nasa mataas na konsepto sa pilosopiya. Samantala ang Mimbra, siya yung may kapangyarihan na maglikha na salita. Na ibig sabihin, tama yung sinasabi sa ating Ebanghelyo na una pa kasama ng Diyos ang salita. Kasama ni Yahweh ang Mimbra. Kasama ng Elohim ang Mimbra. Na ibig sabihin dito, ang atin pong pagtingin ay una sa lahat na simula pa, nariyan na ang Diyos. At sana tayo na nilikha, nakawangis at larawan ng Diyos, aklat ng Genesis 1:26, dapat tayong maging matuwid. Ang problema sa atin ay ang ating kahinaan. Natukso tayo, nagkasala tayo, pero sa kabila ng lahat, hindi tayo pinabayaan ng Diyos at nangako siya na sa darating na panahon ay darating siya. At ngayon nga, nagkatawang tao ang salita. At yun ang ating Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Kanya. Tayo ay nagtas. Palakpakan po natin ang ating Poong Hesus Nazareno na siya yung nabigay ng, sa atin ng kaligtasan at tayong lahat ay mapunta sa buhay na walang hanggan at buhay na kasiyasya sa kalangitan. Salamat sa Poong Hesus Nazareno. Kaya, itong araw na ito ay kakaiba sa lahat ng araw. Ang Christmas na araw ay ang araw na hindi lang tayo magkaroon ng salo-salo, piyesta, o dili kaya pagpalitan ng mga regalo. Sapagkat ibinigay na sa atin ang tama na regalo, ang pinakadakilang handog ng Diyos, walang iba kung ating Poong Hesus Nazareno at siya ang tunay na Mimbra. Ulitin ko po, Mimbra, hindi lang Logos, sapagkat ang Logos ay isang philosophical concept, pero ang Mimbra, siya yung kasama ng Diyos na kung saan nalikha at sa paglikha, nilikha ang lahat, sinasabi po sa ating Ebanghelyo, dahil sa Kanya. Pumunta siya sa sanlibutan na nilikha dahil sa Kanya, hindi kinikilala. Pumunta siya sa mga Israelita ng kanyang kababayan, hindi siya tinanggap. Kaya, kawawa naman itong Mimbra. Pero bakit ito, at alam ito ng Diyos na ito ang mangyari, bakit ito ginawa niya? Na siya ay Diyos, kaya naman niyang tubusin ang tao sa isang iglap lang sa kanyang kapangyarihan. Bakit kailangan pa niyang magkatawang tao? Bakit kailangan pa niyang manirahan sa atin? Bakit ay naparaan siya na ang Logos ay magkaroon ng sarx? Ang sarx ibig sabihin karni, laman. Hindi lang na tao, laman, sarx. Dahil
sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat kung iligtas tayo ng Diyos at sabihin niya, iligtas ko na kayo dahil nagsisi kayo. Wala pang, parang walang pagpakita sabi ng mga tao, di siya maniwala dahil hindi naman naghihirap. Kaya ang Diyos mismo dumaan sa kasaysayan ng tao. Ang Diyos mismo ay naghihirap. Hindi siya tinatanggap, dumating siya. At hindi lang dumating, nakasama natin, kapiling natin na maging Emmanuel. Emmanuel, ibig sabihin Diyos, Emmanuel, kapiling natin. Hindi lang siya kapiling natin, ay kanya pong pinaghirapan. Hindi siya muna nagtuturo. 30 taon naghihirap siya bilang paggawa na isang karpentero na hinahire sa Roman Empire at saka siya nung siya'y pagkatapos ng 30 anyos na ay nagtuturo ng mabuting balita at sa kanyang pagtuturo, gumawa siya ng mga himala, pinahayag niya na siya yung Mesiyas, hindi tinanggap ng mga tao. Ganon ang dinaanan ng Panginoon. Hanggang ipinakita niya ng kanyang pag-ibig ay hindi nagmamalayo, hanggang ipinakita niya na ang kanyang pag-ibig ay lubos-lubos para sa atin. Tinanggap niya ang pagkapako sa krus, na kabayubay siya sa krus para sa atin, para ipakita sa atin, hindi biro ang dinala ng Poong Hesus Nazareno upang ipahayag na tayo'y minamahal niya, na tayo'y iniibig niya, at ang pag-ibig niya ay nangangailangan ng malaking alay ng kanyang buhay. Kaya dahil dito sa pag-ibig na ito, tayo rin sa panahon ng Pasko ay dapat nating ipahayag na isang pagtugon sa pag-ibig ng Diyos na dakila ng pag-ibig sa pamagitan din ng pagpapahayag ng ating pagmamahal. Pagmamahal sa loob ng mga tahanan o pamilya. Pagmamahal kung saan man na kung saan man tayo ay naroon, gumagawa man sa mga paggawaan, naroon man sa mga sakahan, naroon man sa mga kalakalan, naroon man kung saan tayo pupunta, at na ang lahat ay ginagawa natin na may pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ay nagpahayag kanyang-kanyang dakilang pag-ibig sa atin na hindi lang tayo iniligtas sa madali na paraan. Dumaan siya sa ating kasaysayan na hindi katanggap-tanggap ng mga ninununo at mga pinuno at mga makapangyarihan at mayaman noon. Ngunit kanya pong ginawa sapagkat walang makapagpigil sa dakilang pag-ibig sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At ang Pasko natin, ang Christmas natin, ay Pasko ng pag-ibig. Kaya ang Pasko, wala pong ibang tunay na makapagbigay ng salita na logos o salita o mimra. Hindi lang po dabar Yahweh o salita ni Yahweh. Mimra ng Diyos na may pag-ibig na dakila sa atin. Sapagkat sa kolehulihan, ayon pa ni San Juan de la Cruz, hindi po tayo tatanungin kung gaano kagbigat, kahaba ang ating sakripisyo at mga panalangin. Tatanungin tayo ng Diyos, gaano mo iniibig ang Diyos? Kaya dapat mapagpahayag tayo ng pagmamahal ngayong Pasko sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, magsirod po tayo. Espiritu Santo. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Belen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ng libing. Nanaos na ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na
umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto to oms ng buhay at ngamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan at atin pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa kaming maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak mo na si Jesus upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, magsumpungan nawa nila ang liwanag na hatid na maningning na bituin upang makilala nila ang anak mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga may hirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang na iyong anak na aming Panginoon ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni Batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng anak, ay yung kalugdan bilang ganap na pagsamba, at lubusang ipagkasundo namin sa iyo, sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama namin kapaling tunay, marapat ni kay aming pasalamatan, sumitan sa Kristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak, ang pagkataon naming alangan at hamak,
kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa namang nagsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay maabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid aming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na manabirhin Maria na ina ng Diyos na ang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si Karagal mo sa pangitan niyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na pinatin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tirisulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesus Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kamaypaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kamaypaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kamaypaan sa isa't isa. Kamaypaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pag-asabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Game Kevin. Sa pagmamahal.
sapsapan kung saan naroon si Kristo dahilan ng Pasko. Panginoon, maligayang pati sa iyo, handog announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. up to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. up to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang opisyal na imahen ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga
ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang maliligo po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan na lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang sumilangang tagapagligtas na udulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay sinuwang magkaloob ng muling pagkabuhay, kasama mo't ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Yun pong wala pong Lectio Divina para sa pong Jesus Nazareno. Available po ito doon sa information card. 130 pesos po bawat libro. Ang Pasko ay Pasko ng dakilang pag-ibig sa Diyos sa atin. Atin pong isabuhay ang buhay na may pagmamahal at pag-ibigan sa isa't isa. Ngayon po ang marangal ng pagwasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo tilingin ang pagkapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatawang taong anak niyang mahal ay nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magniningning sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang kuspo sa inyo ng tuwa para may hatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasaw na hanggan. Amen. Ang Diyos na nagugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang kuspo sa inyo sa kabaypaan at kaluguran bilang mga katambal na nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasaw walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Silang may tatlong panig nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon na ay magbagong buhay ko ay magbigayan. Magkaon na ay magbagong buhay na magbigayan. Tayo si kapupang na kasaganaan. Tayo ay magsiawin habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay nang sanggol na dulot ng langit, tayo ay magmamanan. Ating sundin ang gitungaran at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.
Pasko.